for more Dota 2 action dito sa Clinic page for We Play Anime Major. And this is Aki, and I will be your panel host for this afternoon. Ay, gabi na pala. For tonight. And kasama ko ngayon dito sa aking tabi ang naggagandahang mga dilag. Ayan, si Shola and KJ, and they will be your panelists for the next two series for today. At kamusta ba kayo? Ayan. Kumain na ba? Ayun. Ayun yung una-una ko sasabihin sa inyo. Pero ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. At make sure na i-share nyo na dahil TNC sa mga nag-aabang ng laban. Yes. Diba? Ngayong araw natin malalaman kung sino ba yung mga makakapasok for the playoffs. Nagaganapin sa June 9. Yes. Pero ikaw ba, KJ? Kamusta ang araw mo? Okay lang. Very blooming ang tita mo, KJ. Okay lang. Parang ngayon lang natin makikita si KJ na ano. Happy ako, ha? Ay, ang showbiz na naman ang nagpapasaya sa'yo ngayon. Happy ako kasi nakakain ako. Kaya pa kumain ako ba kayo? Ako, kumain na. Diba? Food is life. Food is happiness. Kala ko naman mayroon na nagpapaligaya kay ate mo. Chismis. Pero yun na nga, no? Ngayon lang tayo ulit magkakaroon ng panel. Yes. And magkakaroon na tayo ng panel for the next few days hanggang matapos itong Animajor. So, with this pre-show natin, guys, no, bago mag-start yung ating first series, magkakaroon muna tayo ng recap sa mga nangyari nitong nakaraang araw, no. This We Play Animajor na ginanap sa Kyiv, Ukraine, no. Nag-start siya noong June 2 at matatapos to ng June 13. 18 teams ang kasali dito, guys. And apat na teams from Western Europe, China, 3 teams from Southeast Asia and Europe, and 2 teams from NA and SA, no. Tapos sa wild card, dalawa lang yung nakapasok, which is LGD and Nigma Vici. And Vici Gaming. So ito yung ating naging standings nung wild card. Oh, best of 2 series 2. And surprisingly, ano ang masasabi nyo dito? Invictus Gaming, sila yung nag-champion last major, pero isa sila sa apat na teams na maagang nag-mamba out. Para kasi sa akin, ano, yung IG, di ba, kulang din sila. So, yun din yung big factor na siguro hindi rin yung synergy nilang as a team talaga na makompleto. And hindi naman halos lahat kapag nag-champion siya last time. Magka-champion tuloy-tuloy pa rin. Sobrang bihirang mangyari ngayon. And nabanggit mo nga yung standing, no? Si Oli yung hindi nakalaro. Si Super yung nag-stand in for Invictus Gaming. And ayun nga, ang natanggal din ay Team Secret, which is considered as world champion. Oo. Anek, ang sa inyo. Ako, sa akin naman, for me, mas na-surprise ako na hindi yung Team Secret yung nakapasok. Kasi as we predicted the casters na isa yung Team Secret sa makakapasok talaga dito sa group stage. Since sabi nga natin na sila yung one of the best teams in the world. But expect the unexpected, guys. Kasi tingin ko din yung halos lahat na bigla din kasi sila, di ba, nagkaroon tayo ng patch. And siguro, lahat nag-a-adapt, so hindi din nila nakita yung mga bagong strategy ng mga teams, kaya hindi rin sila naging successful. At saka kung napanood nyo yung wildcard talaga, sobrang dikit ng laban eh. Almost all the matches, 1-1, and sobrang dikit eh. Muntik lang magkaroon ng maraming tiebreakers din. Yes. Diba? Pero still, Vici Gaming, sila pa rin yung nanaig. Oo. With that wild card. Ayun nga eh, gusto ko rin makita yung run talaga ng Vici Gaming ngayon. Na simula wild card pa lang, pero ngayon ang ganda ng performance nila, di ba? Same with last major din, no? Galing din ng wild card yung Vici Gaming. And same with ngayon, last major nga lang sila ay 7 to 8 place kung ako hindi nagkakamali. And let's see kung malalampasan ba nila yung place nila for this Animajor. And also, we have to talk about Execration. Oh. Diba? Nasa wild card stage, no? Yung tinuturing ng mga Dota people ngayon na underdog. Sobrang ganda ng performance sila with the wild card. Nag-exceed sila dun sa expectation ng mga tao. Diba? 1-1 lahat ng games nila except for Nigma. Na 0-2 sila ng Nigma. And hindi kasi yun masama for first-timers. Eh. Oo. Hindi na. Diba? Oo. Kasi nakakasabay talaga sila sa teams. Outside C, di ba? And for me, big achievement na yun. Kasi first-timer nga sila. Tapos, hindi mo i-expect na
ganun yung magiging performance nila. And truly, with that, I think pinrove lang nila na they deserve the spot doon sa wildcard. Kahit so nasabihin wild natin hindi sila nakapasok sa group stage. Saka learning din sa kanila yun. Experience. Yun yung naman pinaka-importante. Siyempre, kapag mas na-experience na nila na ganito pala yung eksena pag nakapasok ka sa major, and mas mag-i-improve pa sila sa mga susunod na tournament. So, yes, hopeful pa rin ako sa Execration, siyempre, na someday, di ba? Someday. Makikita natin sila sa, mali mo, TI, di ba? Pero shoutout kay Boss B. Congrats ulit, Boss. Ingat kayo pa uwi ng ano? Sa lubong. Ng Pinas. Sa lubong, Boss. Alam niyo na po. Sa lubong, and, Boss. And, you know, para sa inyo, speaking of Execration, sino ang naging key player ng Execration? Ako kasi muna ha, para sa akin si Nico. Same with me. Tingin ko si Nico din. Yung naging addition ni Nico, naging malaking factor eh. Kasi sobrang nag-step up siya with the Execration boys. Tsaka parang nakuha nila yung synergy nila. Tamang timpla. Parang timpla, ito na talaga. At tsaka halos lahat, parang yung kanilang connection talaga. Kita mo kahit na papalit-palit ng roster ng Execration. Pero at least, di ba, ngayon sumasabay na sila. Hindi lang sa local, pati international na rin talaga. So, ayun na nga. Also, yung AS Monaco Gambit, isa din sila sa apat na teams na na-eliminate ng wildcard stage. So, moving forward, nasa group stage na tayo. And today is the last stage ng group stage natin. Ngayon natin malalaman kung sino yung mapupunta sa upper bracket, lower bracket. And yung dalawang teams dito sa group stage, sila yung ma-eliminate. So, mas maraming chance yung mga teams na nakapasok dito sa group stage para makapasok pa sa playoffs. Diba? And the PSG LGD, sila na yung may sure slot sa upper bracket, followed by Team Nigma, Vici Gaming, TNC Predator. Ayan, Evil Geniuses, Team Liquid, Team Spirit, and Bisco. So, ito yung dalawang teams na nanganganib. Team Spirit and Bisco. Tingin ko kasi dito sa LGD, sa mga Chinese team, iba kasi talaga yung gameplay nila eh. Kumbaga, meron silang nakakabulag na, okay, ito pala yung hero na to. Tapos, pwede natin gawin na i-versatile. Pwede nang gawing mid lane, pwede nang gawing off lane. So, paiba-iba talaga. Tsaka, hindi mo talaga mababasa kung ano yung mga strategy nila na mga bago. And magugulat ka na lang dahil yung strategy nila, pwede mong i-adapt din. Parang dahil sa nagiging effective yung strategy na nila yun, yun, parang mas effective talaga pag maa-adapt mo yung kalaban nila. Pero ang maganda for LGD, sila kasi yung nag-start eh. Let's say nila for this tournament, sila yung nag-umpisa. I agree. And kapag kasi in-adapt mo, parang hindi ka sanay eh. Kasi syempre sila na practice na nila. Pero kapag kayo, pero as a pro player, I do think na mas, madali lang para sa kanila na mag-adapt ng strategy coming from other teams. Pero for me, LGD, surprisingly, very good yung synergy, the way they draft, planadong-planado, sobrang linis. And as you've said earlier, hindi madaling i-predict yung kanilang drafting style. Kasi syempre, sobrang lawak ng hero pool eh. All you need to do is outplay your opponent, good draft, and everything will be fine. And yun yung ginawa ng LGD all throughout this group stage, and that's why secured na nila yung spot sa upper bracket. Ayun na nga. Ang ano din, napapansin ko sa mga Chinese team, ang pinaka nag-scale sa kanila yung mga offlaner nila. Pag maganda yung tempo ng offlaner nila, di ba? Hindi sunod-sunod lang. Sunod-sunod na. Sunod-sunod na. Tsaka sobrang yaman. Imagine mo na aalisan ka ng support pero stable pa rin yung lane mo, and yung pressure na nabibigay niya talaga sa carry talagang effective, kasi pag na-shutdown mo yung carry ng kalaban, mahirap na makabawi eh. Sobrang goal-oriented kasi ng Chinese eh. And yung discipline talaga nila, yun yung sobrang yung discipline, patience, yun yung sobrang ano sa kanila eh, taas. Grabe. Kaya nga 'di ba yung pag mga Chinese games, long either game. Long game or sobrang bilis yung yung mga nagiging games. Pero yun nga, speaking of LGD, din meron ba kayong mga specific na heroes na ginamit na naging notable? Especially yesterday. Ako kasi meron eh. It was the Axe carry na ginawa ng LGD against TNC. Yeah. So, isa sa mga i-commend natin is yung TNC talaga, kasi sobrang bilis nilang nag-adapt, 'di ba? Na pag-usapan natin yung pag-a-adapt dito sa ano. Parang LGD kasi sila yung naging shaper of meta eh. Para dito sa anime major. And after ng game nila sa TNC, yung nag-axe carry, no? Few hours after nung game na yon,
ginawa, na-adapt agad ng TNC. Biro mo, parang ganun sila kabilis na kapag ano. Tsaka hindi mo din kasi expect yun eh, na ganito yung carry, di ba? Hindi na uso yung farm talaga ng farm, as in team fight talaga. Kasi ngayon, yung meta natin, paunahan talaga na mag-Roshan. Yun yung pinaka-importante ngayon eh, yung Roshan natin eh. Kaya napapansin natin yung mga hero din, like Templar Assassin, Ursa, di ba? Mm-hmm. So, yun yung ano ngayon sa ano natin. Pero maganda. With that kind of carry, I think kailangan mo ng mid laner na pwedeng mag-right click. Kasi hindi ka pwedeng mag-rely sa Axe alone eh. Kasi Axe alone, meron siyang ticking time bomb na kapag ginawa mong solely na siya lang yung damage dealer, kukulangin kayo. So, ang ginawa ng LGD up against, nakas namin yun yesterday ni JB, LGD versus EG, sobrang ganda ng ginawa nila. They still pick etong si Axe. And then, yung ginawa nila is Lina Midaline na right click damage yung ginawa. So, sobrang ano eh, flawless. Oh, so ginawa din nila, ginawa din kasi yun ng TNC, di ba? Sabi mo nga, mid laner na right clicker. TNC, they gave Axe to Gabi and TA naman yung binigay nila kay Armel. Sobrang bilis na nag-scale. Sobrang. Ang bilis ng first game lang against, tapos against Team Nigma. Liquid. Ayun nga, kasi alam natin, di ba, yung mga Templar, Assassin, Ursa, yan yung nauuso sa meta natin. Like na sinabi ko kanina, kailangan paunahan talaga sa Roshan. Yun yung importante kasi yung mga 20 and 30 minutes, kahit hindi ganun kadami yung item dito ng Templar, Assassin, or Ursa, pwede na agad sila mag-scale eh. Kasi dahil may shard, tapos kung makakuha man sila dito ng tempo sa pagkuha ng Roshan, kasi kailangan natin yung Roshan doon. Ang hirap kasi mag-push sa tier 2 tower, so hindi rin sila makapag-high ground. So enable talaga, kailangan paunahan ng makakuha talaga ng Aegis. So yun na nga guys, no? Ating first game of the day, PSG LGD versus Vici Gaming, our draft is now ready. This is just a best of two series and sobrang important and crucial ng mga magiging games natin for today dahil dito natin malalaman kung makakapasok ba sila sa upper bracket or lower bracket. Pero kasi as of now, nabanggit natin kanina, Team Spirit and Beast Coast yung nangangane. Pero for these two teams, PSG LGD and Vici Gaming, maganda naman yung standing nila. No. And eto nga yung draft natin, Ancient Apparition, nasa first pick ng Vici Gaming. Anong masasabi nyo dito? Para sa akin, kasi Ancient Apparition, siya yung ano, sila yung mga pang-counter sa mga Roshan Takers eh. Yung Roshan Takers like Templar Assassin, Ursa, yun yung kanina ko pa kasi sila yung pasok sa meta. Vici Gaming, nag-pick sila ng Ancient Apparition, maganda yan combo with Mars. So, pero binan nila dito yung Mars kasi Ancient Apparition, easy site yan para sa Roshan. And kailangan kasi sa mga Roshan Takers yung pang-counter sa kanila maganda sa team fight. Sila yung mga Roshan Defender tawag doon eh. Parang kailangan nila mag-team fight para ma-slow yung pagkuha ng Aegis eh. Yes. So ito yung ating meta heroes, no, yung top 10 na na-pick ngayong Annie Major. Top 1 will be Mars, followed by Snapfire, Lion, Ancient Apparition, which is the first pick ng Vici Gaming dito, and also yung Templar Assassin na napag-usapan din natin kanina. And I would like to add, yung Templar Assassin naging sobrang high pick siya ngayon because of yung kanyang level 10 talent. Yung si Psyblades. No? Nagko-complement siya with Dragonlance, which is, yun yung recently na binibuild ng mga meron pa isa eh. TA ngayon. Yung ano niya, yung nakukuha niya na item, neutral item, na long range din. Growbow. Growbow. Sobrang parang sniper yung range niya. Nagko-complement din yung ano, yung Psyblades. Sobrang layo nung range niya, tsaka easy tower yung pwedeng makuha. So, ayun na nga. Uy, grabe naman. PSG LGD, lahat nila yung nasa top 10 na meta heroes dito. Yes. Okay lang ba sa inyo to na finurse pick nila yung TA? Kasi there's a high chance na makakounter nila si TA dito. Para sa akin, okay lang since kasi kapag the first pick mo yung Templar Assassin, expect mo na talaga na makakounter at makakounter yung hero na yan. And for me, si Templar Assassin, yes, malakas siya sa meta natin ngayon. Pero sobrang easy lang kasi i-counter yung Templar Assassin. There's a lot of heroes na pwede mong i-pick out na merong DPS such as Viper, Ember Spirit, Venomancer. And nakita na natin, there's a lot of teams na gumamit ng Templar Assassin na na-counter out eventually. But what's good about this Templar Assassin naman is even though ma-counter
si TA on the laning phase, he could just easily farm his way through the jungle. Jungle naman. Na napakabilis lang. Mm, pero Vici Gaming kasi sobrang dami lang DPS damage. Nandyan si Darkseer. Darkseer, Earth Spirit. Tapos si Earth Spirit pa, ang maganda sa kanya, siya yung tipong position 4 na malikot sa mapa na if ever mabaog yung isang Templar Assassin sa laning phase, pwede niyang guluhin pa yung possible na pagbabawi ng farm ng Templar Pumunta Assassin ng sa may jungle with the Ion Shell pa yan. Yes. Ang para saan Templar Assassin kasi, kaya siya nauso sa meta, pagkuha ng Aegis, then yung global presence niya talaga. Lalo na kapag nagkaroon siya ng Aghanims din. Sobrang ang para sa akin OP yung Templar Assassin ngayon kasi kailangan mo yung map control talaga eh. So may easy vision ka agad na makikita mo kung saan yung position dito ng kalaban. And eto kasi ang bilis niya na makapag-scale, kung malugi man lang siya, makakabawi din. And ang ganda ng hero para sa akin ng LGD dito. Team fight oriented sila. Meron silang initiator, Templar Assassin, hindi siya basta-basta papasok dito. Siguro yung Slaughter, pag nag-jump in, may follow-up agad na Mortimer Kisses and eto nga Phoenix. Sobrang ganda ng synergy nila pagdating ng team fight. And papansin ko sa Vici Gaming, wala pa silang right clicker na babasag sa Phoenix Egg. And pwede makancel yung Mortimer Kisses nung Earth Spirit. Pero then again pa rin, parang ang sakit pa rin eh pag naunahan sila lagi ng LGD dito. Marami din kasi ng initiator yung LGD. Meanwhile, for Vici Gaming, they only have this Earth Spirit na papasok sa team fight. Roll. And ayun, speaking yung of papalo, oo, sa Phoenix sagot sa Egg. Sagot sa Phoenix Egg. Pero bago natin ituloy yung ating analysis for the draft, meron muna tayong head-to-head matchup brought to you by Enervon Active. Oy. Si Nothing to Say and Ori, mid laners ng PSG LGD and Vici Gaming. No? So, mas mataas ang professional win rate niya, no? Ni Ori. Pero hindi naman sila nagkakalayo. Tsaka sobrang ganda ng performance ni Nothing to Say yesterday. Anong masasabi niyo sa playstyle na itong dalawang heroes? Dalawang players na to. Pretty similar lang. Depende kasi sa drafted. Magdadepende kasi yung pero tingin ko si Ori, mas sanay siya sa mga malilikot na heroes such as the Spirit Brothers, Puck. Makikita naman natin kung ano yung most likely nag-i-stand out sila. Katulad nga kanina, si Nothing to Say, Kun kayong parating ginagamit niya. Uy. And, well, tingnan natin. Eto na naman, PSG LGD, shaping the meta. Ami, for Doom Carry. Tingin ko okay yan eh. Kasi parang isang Doom lang kay Troll dito. And ang mabilis lang yung tempo nila. Kahit cooldown dependent dito yung hero na LGD. Pwede kasi silang dalawa lang kaya makapatay eh. Plus 2 lang ng plus 2, kaya nila agad na na makasabay. While Vici Gaming, dahil may global presence sa Ember Spirit and Ancient Apparition yung kanyang Ice Blast, tingin ko naman din. Dahil nga lifesteal, mag-lifesteal lang din dito itong si Doom, di ba? Ito yung magiging sagot talaga ng Vici Gaming na isang mabilisan kaya nila makapatay. So, quick prediction tayo bago mag-start yung ating game 1. KJ? I would go for Vici Gaming. Vici Gaming ako. Sobrang gusto ko yung kanilang heroes. It's just that sana maganda yung magiging execution nila sa team fight kasi I'm a fan of Darkseer together with the Earth Spirit. Sobrang sakit kasi ng Darkseer sa talaga. Sa lane. At saka yung nila, combination with the vacuum into the wall plus Ember Spirit magnetize damage. Plus the magnetize. Sobrang solid nun kapag na-execute nila ng maayos. Ang kulang nga lang sa Vici Gaming is yung disable nga nila. So, yung lockdown pa din. Tsaka pag nag-BKB yung mga heroes ng LGD, automatically, parang mess sa team fight. How about you? Para sa LGD talaga. LGD. Lakas kasi talaga ng LGD eh. Ang ganda na performance nila. Tsaka nakita ko pa lang, may pang-counter sila para kay Templar Assassin. Pero meron kasing may dalawang magpo-frontline para sa kanya, which is si Doom and papalo si Slaughter. Papalo na lang siya eh. May mag-jump in na agad. And tingin ko, maganda yung hero nila. Dahil nga, in favor talaga ako sa Aegis talaga ngayon. Aegis. Templar Assassin eh. Templar Assassin. Tsaka, ang bilis nila makakuha ng objective dito mamaya eh, di ba? So far,
LGD. 1-1. Okay. Let's go, let's go. 1-1 ang prediction ng ating mga panelists dito, guys. So this is the game one of this best of two series for the group stage ng Anime Major PSG LGD versus Vici Gaming. Coming in your way. Hahatid sa atin yan ng ating mga casters, JB and Tita Moishi. Panel dyan. Hey, Tita Ishi. So, ayun. Sorry. Thank you. Okay, thank it's you Darkstar. And sa panel na ayan nga. Hello. Welcome, Darkstar. Hello, and, hello. Yeah, okay, hello, hello. Kumusta? Kumusta ka naman dyan, Darkstar? Ayos lang. It's been a while, di ba? Nakapagkas din ng major. Yeah. Okay. So, it's a pleasure. Yeah. Uh-huh. So, anyways, mga Seba, this is gonna be the game one action in our first series dito sa ating We Play Any Major. At ito yung ating huling araw ng group stages. Pero direct onting request, patasan tayo ng feedback ko. Thank you, thank you. Ayun nga. So, ayun nga mga chong, ito na yung ating LGD versus Vici Gaming. Pero Darkstar, gaya nga ng sabi dito nila nila Aki and nung ating panel dyan, eh, yung LGD daw is one way para matawag na meta shaper. And with that axe na carry na pinakita nila kahapon, tatagdagan nila ngayon ng Doom na carry. What can you say about this one? Doom carry. I think yung laging plano ng most of the teams ngayon is yung TA yun, gaya na sabi nila, is meta shaper talaga at the moment. And lalo na sa pag yung mga mid laners na yun, like yung mga TA, yung mga Medusa, ganyan, is more on yung carry nila is like nag-create din na space eh. So mostly yung laging ginagawa nila is yung binibigyan ng farmer tong si TA. Kasi siya yung, para sa akin, pag nag-taking time bomb tong si TA, siya yung magiging damage dealer later on sa mga teamfights eh. Pero sa okay, draft-wise, JB, I think, mas, ako personally, mas trip ko yung draft ng LGD because they have the Rosh Taker with that ulti dito ni Slard. And of course, mamaya, etong si Snapper, magkakaroon siya ng kanyang Solar Crest and meron pang Lily Sherry. So more on mga armor reduction yung kanilang heroes dito. So more, sa physical, sobrang katina itong LGD. And kasi kung titignan mo yung on paper itong VG Gaming, more on teamfight oriented sila eh. Pero once na nag-BKB yung mga cores dito ng LGD, parang maninigate yung wombo combo dito ng VG Gaming. So yeah, I think I'll go for LGD dito. LGD ka dito, no? Since yung kanilang mga ultimates pwedeng hindi nila gamitin. Kumbaga, they can take out someone nang hindi nag-all-in, nang hindi ginagamit halos lahat ng kanilang skills. Pero syempre, Vici Gaming is still Vici Gaming. And we've seen them play really well from that wild card and now here sa ating group stage. They're sitting at top 3, if I'm not mistaken. Ang nauuna sa kanila ngayon would be itong Nygma. Kapag na 2-0 nila to, yung 7-5 nila pagiging 9-5, that would boost their ranks dito sa ating group stages. And possibly lang naman makahit pa ng spot doon sa ating upper bracket. Oh. But nothing to say. As easy as that. Oh. Hindi pa natin nakikita that first blood was brought to you by PNXBet. Don't forget to register using our code LUPON WXC. Pero ine-expect mo ba yun at all? Yung first blood na yun from TA to December? Personally, hindi. Pero kung tignan mo yung level 1 ni TA dito, kumuha siya ng meld. Kasi alam niya dito si Ember, kukuha siya ng kanyang yung last hit dun sa range. Kaya siguro, na-anticipate siguro yung TA na pag ang baba din kasi ng armor nitong si Ember. So, karang hindi rin na-anticipate din nitong si Ember. Yan. Pero ako surprised talaga. Kung titignan mo kasi, yeah, yung refraction dito, mababurn lang dito ng etong third skill nitong si Ember. So good, maganda yung kanyang skill build dito nitong si TA. Pero ano, tulad niya, no? Okay, yun yung tsaka natatawa, okay. That was na tower din siya. Ganda, grabe nung tawag dito nung mindset to ni TA na gusto niya talagang makapag exhibit ng dominance doon nga sa may mid lane na sense. Titignan natin, heavily countered ng isang Ember ang isang TA. But then again, kung makukuha mo yung kalamangan early on, mahihirapan si Ember i-exert yung kanyang pagiging counter dito sa isang TA. Pero as we speak, mga kaibigan, kita mo naman, Ember pa nga ang napapunish sa ngayon.
parang masasabi ko siyang ano eh, totally outplayed siya dito. Kasi mostly iisipin mo sa isang Ember na okay, refraction yung kukunin niya dito kasi may bonus damage plus di ka masyado maharas. Pero TA, meron siyang, alam mo yan, parang nautakan niya lagi when it comes to last hit dito. And katulad niya, no? Napapanis siya talaga dito. Kumbaga, walang kwenta dito yung flame guard ni Ember. Truly. TA here, hindi siya na, ano, no? Hindi siya nababahala na okay. Matatanggal yung refraction charges ko defensively. But then again, I still have the damage na pwede niyang ma-provide dito sa isang Ember na hindi mabablock ng kanyang flame guard gaya nga ng na-point out mo. So sulit, pero there's another gonna be one. Another solo kill. Nothing to say. He's got nothing to say on this mid lane. Wala na siyang sasabihin pa. He'll just do the dirty work. Diba? Sobrang, And yeah, that's twice dito for Ember. So feel ko for Ori dito is kailangan niya rin siguro maging play safe when it comes to pag kukuha ng creep wave and of course itong pag sobrang lugi nitong Ember baka tuloy-tuloy yan mag-fall off to and uy wait lang. Okay, Luigi, DY? Hold that thought. Itong si DY mukhang machachaw dito ngayon nitong si Senkyu, but Senkyu will stop right there. But the damage has been done. Mapipilitan siya ditong gumamit ng mga consumables. And ito, let's check what happened on the mid. Ayan, ganito in-outplay ni Nothing to Say si Ori. That mild damage wasn't really expected. Pero kakakita lang natin ng replay na yun. Baka gawin ulit dito nitong CTA. Pero isipin mo yun, hard counter mo yung chinuchuplet mo dun sa mid. Solo kill pa, ha? Solo kill pa yun. Diba? Usually, di ba, TA, like, hindi, wala siya masyadong kill potentials, more on farming, di ba? Yeah. Parang, yeah, kung ikaw dito kay Ori, kailangan mo mapaforce out talaga dito na mag-jungle. Pero, knowing Ori, sa mga games niya dito, JB, is, ito yung mid laner na nakikita kong mabilis bumawi. Parang alam niya paano bumawi sa, parang, yeah. Yung sa ano para makapag-bounce back dito. Kumbaga sa mga bumabawi siya sa mga pickups and syempre pag nagkaka-error din tong kalaban siya sa farm din. Yun nga. And yun naman talaga yung kanilang magiging puhunan. For these two heroes, alam naman natin kung sino yung malugi, magre-resort sa pagkuha ng jungle early. Both meron namang capability para makakuha ng mabilisan doon. But then again, kung yung TA lumalamang na ngayon kahit katapat niya yung counter niya, parang mas malaki yung chance na mag-snowball yung LGD with the tempo that they're creating on the mid. Tingin mo? No, I think malaking chance talaga, JB. Lalo na si TA is ahead talaga siya dito kay Ember. And look at Ember's net worth. Siya yung pinaka-bottom dito sa carry. Ooh. And meron pang stock si TA dito. Ayan nga yung sinasabi ko. Paano, diba? Paano pa kaya kung ma-farm pa ni TA ito? Like, let's say mga 10 minutes or 11, magkakaroon na siya ng dalawang item dito. Napakalaging bagay yun sa side ng LGD, man. Pero ang napapansin ko, wait lang, mamaya na ngayon napansin natin kasi magkakaroon na nga dito ng banatan. Fade Beyond will try to delay his death with that crush, but still he'll be crushed there by DY together with those two heroes sa may top nitong Vici Gaming. Pero Old 11 will be harassed here for a bit by Innocence, and Innocence is not letting Old 11 do what he wants to do, yung mag-cut ng creep wave ng ganun-ganun lang. But Phoenix, eto na, sasagipin ng kanyang courier, and Innocence getting that kill onto Old 11. That's huge. That's a core hero. At hindi lang yon. As that happened, si TA, inuha na yung Ancient Stacks. Ang bilis, no? 5-minute mark pa lang. And, and ayun lang, malas lang siya sa run. Ito yung makukuha yata ito ni Ember. So far, I think both offlaners medyo nag-i-struggle sa ngayon. And kung titignan mo Slardar against si Troll, lamang talaga si Troll in terms of on paper. Kasi like itong si Troll, meron kang melee, meron kang slow, plus meron ka pang range, di ba? So overall, yung kainahan kasi Slardar is more on the slow eh. Kaya tinatry na lang niya mag-creep wave dito. And yun lang, siya. Kumbaga, nape-pressure out pa rin. Truly, but then again, kung dalawang lane dito. Ito kasi yung gustong gawin, or ito yung nakikita ng LGD ngayon. Okay lang mag-struggle si Slardar. Kumbaga yun yung sacrificial lane nila. Diba? Kasi, okay yung bot nila. Their mid lane is doing fine. He's doing great, actually. And, okay na yun. For as long as itong si Faith Bian hindi naman talaga ganong na-kill. Kumbaga, he's being punished in terms of his lane. Pero alam naman natin, Slardar, very teamfight-oriented na hero yan. Diba? True.
So, doon pa natin makikita. Dagger ka. Yes. Ano yan? Yeah, meron lang tayong DC. Okay. So, ano tingin mo yung magiging item course dito nitong si Doom? Since this is new to me na magkakaroon tayo ng carry na Doom. Tingin mo Space Creator Doom or yung tipong utility or magiging medyo offensive yung kanya maging item choice? What do you think? Feel ko maging offensive item din siya eh. Like, siguro add mo siya ng halberd, tsaka BKB, dagger, ganyan. All goods na kay Doom eh. Ang Doom mo lang dito is either si Darkseer or... But actually, pinaka maganda dito is si Troll Warlord. Kasi alam naman natin si Troll na meron siyang ulti na kaya makapag-turn around ng teamfight dito. So, yeah, tingnan natin dito. And speaking of Doom, okay, na papanish yata siya. Pero merong Sunray, ah. Okay. Very beautiful vacuum. Safety with W, but the thing is, Innocence will be diving here. Plus, the Cookie will be able to connect. Yung Ion Cell nando naman kaya didistansya si Innocence, but still, he'll be taking that kill onto BYW. Napakaganda nung kanilang ginawa doon. Old Eleven tried to stop them, but the vacuum isn't enough para talaga ma-hold down yung tatlong yun. Dre-dre-dre. Tsaka level 1 pa rin. LGD dito. Tsaka either way, makakatch pa rin naman lang. Okay. So sa ngayon, kita mo yung ano, kita mo yung kalamangan dito nitong si Nothing to Say. Sobrang laki ng gap na nagawa niya between him and Ember Spirit, pero BYW suffering from that damage. Nako po, pinasa pa doon kay buti na lang isa lang 'yun. 'Di ba? Ako. Chat. Doom, meron siyang okay, meron siyang heal para ma-sustain niya 'yung sarili niya dito, and I think pag nakakuha siya dito ng magandang creeps, is kaya niya siguro nga baragin itong si Darkseer. Inisip ko dito na yung purge eh. Kasi yung Darkseer dito is points na nag-surge dito, kaya lang i-purge netong si Doom pag nakuha niya yung parang defusal. Okay. Na mechanics, yeah. And TA, nag-e-scale pa rin from time to time to. Ayun nga eh. So, ang mangyayari kasi dyan, yung mid lane nila, yung pinaka magiging carry, tapos yung carry nila, yung magiging tawag dito, Space Creator on their end. But wait, hold this thought. Meron nagaganap on this bottom lane. Itong si Phoenix makikita, he's good as dead as he got vacuumed and the damage of VG Gaming is enough. This way, VG will be pushing itong tier 1 bottom tower. That would give them a slight advantage in terms of map control. Diba? Well, si TA naman is, yeah, doing TA things, makakuha siya ng tier 1 tower, ting exchange, pero para saan, pabor pa rin to sa LGD kasi mid lane yung tinitake mo dito, and ma-open nila dito yung jungle side ng VG Gaming as of now, and mong both towers dito is matitake, pero I think they defend nila. I'm trying to defend this mid lane, pero Snapper, he's just doing his thing, kaso nga lang nothing to save, won't be saved right there by the Sunray. It did deny pa nila yung tier 1 tower. With this one, VG Gaming, gusto ko yung composure nila. Hindi sila na budge to think na itong si Ember nakakalat sa mid. Nabibigyan ng ilang beses dito ng isang TA. But then again, sobrang ano, sobrang ganda ng ginawa ng VG Gaming doon to think na hindi nila hinayaan na mag-snowball lang itong si TA. They found their unique way of doing their thing na sinabay nila dun sa mid. Tinatlo nila para hindi maging ganun ka... Tawag dito, ka-dominant ang isang TA. Ka-dominant. Matigilan at least, di ba? And, tsaka... Yep. Tsaka, ally din kasi ng mga supports dito. Itong si Phoenix, I think, nag-TP siya. Just to make sure lang na maprotekta nila itong si TA. Kaso, it's too late din na makapag-back out. Tsaka, pangatin position dito ni Snapper din. So, parang hindi nila expected dito na si TA mapupunch ng ganun lang. Pero ito kasi yung asahan mo kasi kay Ori, yung mga rotations niya. Kung mapapansin mo, yung mga rotations ni Ori is more like halos nakakuha siya lagi ng mga kills sa mga side lanes dito. Pero... Kumbaga, doon na siya nakakabawi. Ayun nga. Pero Darkstar, ito ha, mapansin lang natin levels. Nakita mo ba? Level 12 yung TA and then ang highest lang na susunod would be level 8. Both teams yun ha, both teams level 8, level 9 lang yung pinakamataas, tapos TA is at sitting at 12. Isipin mo yung gap na nagawa niya, pero yung VG Gaming di pa rin natatakot, sasabayan nila to. Doom will be finished off here, that's for sure, because of that Ice Blast Threshold, and Ame will be taking, Ori, will be taking that one, taking down Ame. Yan. Ako po, mga Seb, ang init ng laban natin to, these Chinese teams are really stepping up their game.
Diba? And spotted din siya dun sa ward na yun. Parang Luigi. Yung LGD, kahit na secured na sila, di sila nagsislack off. Even though they have secured their points to the upper bracket, wapakil sila dito. Talagang pressure kung pressure pa rin ang kanilang ginagawa. True. I think iniintay siguro ng itong LGD, yung Deso ni TA. Kasi once na nag-deso to, feel ko pwede na sila mag-smoke eh. Yan yung siguro iniintay nila na time dito. And Fate Bian is going for the Blink Dagger. Pero I think malapit na lang yung Blink Dagger niya dito. Wala niya ng decent frame sa lane. Siguro pag nakuha nila yung dalawang key items nila dito, baka pwede na nilang snowball tong game na to eh. Yeah. Kumbaga, mag-smoke sila and then try to surprise PG Gaming para off-guard nila tong makuha mga Seb. Kaso nga lang, Doom, ano naman yung magiging ano dito, magiging target as he is alone on the bottom lane. Pero sa ngayon kasi itong Vici Gaming, talagang ang ginagawa nila dito parang sama-sama, let's try to pick off someone. But then again, LGD will be doing the same. At mas maganda to. Oy. Mas maganda tong plano nila. They're going up for this Roshan, completely unnoticed by Vici Gaming. Chambliss din nila mag-tick na Roshan, tignan mo. Kahit wala pang Solar Crest itong Sigyo. Sapat na rin yung Meld eh. Meld tsaka ulti ni Slardar to. Yan. And, uy, Mortimer's Kisses, okay? Mortimer's Kisses, naku po, pinaliguan ng mainit na likido. Itong si DY, pero makakatakas doon. And that's gonna be a good escape kasi if ever makuhaan dito yung Vici Gaming, that would be quite bad since merong nakuwang objective yung LGD. Gusto mo pa bandagdagan ng kill? Siyempre, hindi na. Diba? Hindi na. Check the kills. And mag-commended din dun yung Earth Spirit. Kasi kung titignan mo, sinipa siya. Para di siya matama nung last second nung Mortimer's Kisses ni Sinkyo. Yeah. And Doom, meron na siyang BKB dito, JP. So, okay. Wala na siyang isipin dito na yung magic damage, vacuum. Uh-huh. Isipin na lang niya dito kung yung Ice Blast eh. Pero I think maninigate naman niya. So, pero, tingnan natin dito. And, sige, go on. Sino yung kukuha ng hood sa kanila? Tingin mo. Or kailangan ba nila ng hood at all? At least hood? Kasi may Ice Blast eh. Meron kang iisipin na Ancient Operation kahit pa paano eh. Tingin mo lang. Actually, si Slardar, pwede siyang mag-utility type. So, yun nga yung thing kinagawa niya dito. Na mag-utility type. Pero wait, speaking of which, uy, ganda ng pwesto dito ng Supernova. Might be popped really well. Ice Blast connecting, nothing to say. Doing nothing right there. Aegis will be used up. Mga kaibigan, mukhang lalaban pa rin nata dito yung LGD. Kahit wala na silang Aegis, but they have to bail out for a while. There's gonna be the cold Oy, feet, mga kaibigan. Kaso nga lang, Doom binigay habang nakapag-pop dito na ngayon ng kanyang ulti, but still, Poyo will fall. Aegis in a trade for the carry. Sulit ng Aegis advantage dito nitong LGD. I mean, they took down the carry of their enemy team. So, di ba? Ilang segundong mawalan ng farm yan. Okay na yun. Mm-hmm. Ang ganda sana ng plano ng VG Gaming doon eh. Na out of position nila si TA kanina. Even yung Aegis na burn. Kaso, I don't know, but nag-battle drums doon si Troll. Siguro gusto niyang ma-burst down at least yung isang hero doon. Kaso, yung LGD dito, maganda yung pwesto nila doon sa teamfight na yun eh. Somehow. Baka misclick lang siguro. Posible, pero sa bagay, di naman din kasi robot ang mga pro players, mga kaibigan. So baka may errors on the end. Or meron talaga siyang, ang tawag dito, meron siyang reason, untold reason. Ayan, hika nga nila, pero who knows, di ba? Sila yung pro player, sila yung gumagalaw dyan, mga kaibigan. Pero ang tanging magagawa natin, i-share yung stream. Para madami makakita kung gaano nga ba kaganda yung ating WePlay Animajor sa ngayon. Diba? Share nyo na yan mga Zeb. Eh, napaka-angas ng mga natitirang laban natin dito eh. Diba? Totoo. Marami pang laban guys. And lahat ng games dito, JB. Lahat, maraming crucial games for sa mga ibang teams, diba? Siyempre, lahat dito is gustong magapag-playoffs kahit even sa lower bracket, diba? Aha. Ang nanganganib dito, yung Liquid yata, tsaka Liquid Discos. No? Yes, yun yung pinaka nasa ano talaga. Yung bottom. Yan, yung bottom of the food chain. But for Phoenix, is closing to get this 4 staff para din talaga meron silang pang reposition. If ever, meron mabigyan yung punong cold feet.
So, sobrang hirap kasi pagka na-control ka tapos super slow ang makukuha sa'yo or mabibigay sa'yo, that would be very risky for the LGD. So they need to step up their game. Yeah. And speak up, first stop, Slardar is going for the first stop as well. So di pa niya upgrade ng... pwede nga siya magpipe dito eh. Pero I think for LGD, iniisip nila siguro na yung TA, kapag na-out of position, pwede nilang i-force stop. I-force stop na lang. Oo, yun na lang din talaga yung magagawa. Huh? So, troll naman, he's already got this Manta style. Pwede niyang utilize yan for his form. Maboost yan at least makahabol nga dito sa TA na nagsisilbing carry. Nagsisilbing carry para dito ngayon sa LGD. Diba? Siya yung, technically, he's the mid laner. Pero siya yung pinaka damage dealer. Siya yung heavy, ano talaga dito. Yung heavy resource na player. Pero napakagandang huli. This is gonna be old 11 taken out right away. Mga Seb, papalag din naman sila dyan mga kaibigan. Napakagandang doom para dito kay Ember. At nakupo, niluto si Ember. Double kill for nothing to say. And Mortimer's kisses to zone out the enemy. Nicely done by LGD. Plus, yung Supernova, it was untouched. And ang ganda nung initiate doon ni Slardar. Kasi kung pero, isipin mo yung... Oh, wait lang. Okay. Casualty for casualty VG. Yeah. Okay. At least meron sila kanina, nakuha. True. Kahit exchange lang. Yeah, just like I say kanina, yung Slardar, ganda nung initiate niya. What if kung si Darkseer yung hindi namatay doon? Malaking... Feel ko may chance silang makapag-turn around dun sa engagement na yon. And yeah, good target dito for kay Old 11 dito. Tsaka double damage in that time itong si Temple. Kita mo, two shots dito si si Darkseer. Yeah, ayan lang din talaga. Pero gusto ko yung magiging item choice or item path ng isang troll warlord as he wanted to go for that Aghanims. Para din talaga meron sila dito mga pang-dispel. Diba? Kasi kailangan talaga nila yon when it comes to the slows. And kita mo yan, ito yung replay natin mga kaibigan from what happened earlier. Very beautiful Doom target. Supernova is there para din talaga tuluyan ng mailang yung Vici Gaming na lumaban. Pero as we show the replay, yung Vici handang lumaban. Vici, nakasmoke sila dito. And now, no egg, no more Mortimer's kisses. I think they can fight. And speaking of fight, they can fight indeed, but with the four staff. With the four staff, makakapag-reposition sila. Maiilang or mahihirapan humanap ng target itong Vici Gaming. So, good dodge. Good dodge doon for LGD kasi gaya na point out mo kanina, wala pang mga pang team fight na skills or ulti yung LGD na ready. Feel ko ready na rin yata din yung itong LGD. I mean si Phoenix. Ang maganda rin kasi yung pwesto niya doon dahil high ground din. So yeah. At kung titignan mo, JB, yung item ano yun? Dito ni Embers, going for Lotus Orb. So di natin nakikita to sa isang Ember Spirit. So siguro iniisip niya dito na maging utility siya in a way. Siguro. Okay. Or pwede rin, ano, pang sarili niya para ma-doom din si Doom dito. Mm-hmm. Alright. Parang medyo weird nga lang. And tingnan natin kung mag-work tong item niya. So yeah. Mary Dagger na rin si Doom dito and next item will be itong Shiva's Guard. Troll going for Aghanims. Yep, Aghanims indeed. Not really. Nakita nila. Nakita nila or natunugan nung VG Gaming. Pero kita yata nila yung Korea. Regardless of what happened, eh, talagang magandang dodge yun para sa isang troll. Naramdaman niya na walang tao sa side ng LGD. Wala tayong nakita sa mapa. Si Troll nag-isa. Siya yung magandang night, say magandang target talaga, so buti na lang at umalis siya doon. Diba? Okay. Busy ni Shiba. Ang busy na farm ni Amey, ah. Well, alam naman natin si Doom, kahit sabihin natin mabawag siya sa lane, meron pa naman siyang devourer dito. Kind of surprised di siya nag-Midas dito. Siguro nag-Midas siya, mas bibilis yung kanyang farm dito. Pero yeah, instead, yeah, okay naman yung linya. So instead nag-rect na lang siguro siya ng item. Pero may BKB siya. Oh, no. Okay, tingnan natin. Okay, the BKB will be used up. Kaso nga lang Ice Blast nandun na. Pwede nilang bigyan dito sa PYW. But PYW will be able to roll out. Napakagandang Doom target. This is gonna be
the Darkseer na walang magagawa sa clash ngayon, mga kaibigan, won't be able to give the wall or even the vacuum, nothing to say, taking down BYW. Talagang napakakatay-patay man dito ngayon itong si Ami, mga kaibigan. Pwede pa silang manlaban yung egg binabana. Itong si Ember, mukhang mamamatay pa in double kill para kay Innocence, leaving Poyoyo alone. He's hiding inside Freelance trying to escape. Kaso nga lang, aapat yung kanyang kinakatapat dito ngayon mag-isa with the trance. Pwede siya mabuhay kaso nga lang malabong-malabo na, sabi dito ni Innocence, as it takes him down with a triple kill. Team wipe, sabi ng LGD. Ano sagip ka, pamilya? Ang di makasabay, iwan, iwan, iwan. Ganun lang. Iwan sa dream. Iwan sa dreams. Pero, diba? Grabe. True. Ganda ng ginawa doon ni Doom bago siya namatay. Kitang-kita niya si Darkseer at that time dun sa gilid na yon. Kasi kung titignan mo, si Darkseer, kung nakabitaw siya ng mga spells doon, I don't think LGD magiging successful yung ganun na team fight nila. Tsaka Mortimer's Kisses din at salong-salo dito netong si Darkseer. Kita mo, wala siya nagagawa. Sobrang slow niya. And hindi nila pinapansin si Poyo at all. Alam nila na pag finocus nila yan, mas maraming mapoprovide yung kanilang mga iba pang kalaban. Diba? So, good thing, good target talaga para sa isang Doom. Pero teka lang. Ayun o, diba? Grabe talaga yan, yung replay na yan, mga kaibigan. And ayun nga, yung nangyari doon sa clash, mga chong. Pero sabi dito ng LGD, we won't stop just yet. Pero kailangan muna natin mag-take ng slight break kasi alam natin yung ultis nila still at cooldown. But then again, pag up na ulit yan, baka makita ulit natin sila mag-smoke and then humanap ng gulo. Diba? Kaso yung Doom downtime, 30 seconds lang eh. So, pag may Doom na dito si Ame, pwede pa rin mag-go dito yung LGD. Pero yan, mukhang susulitin nila to. VG, they smoke. And pops it, I think. Kita yata yung ward. Kita yata sila sa ward eh. And let's see kung tutuloy ba nila to. And trap, eh. Think wala silang damage dito sa rush eh. Knowing parang si Troll dito. Yung Troll lang siguro. Dito, eh. Kumbaga, kung sosolohin yan, sobrang risky. Pero pwede niyang makuha, though sobrang tagal. Diba? Yun lang talaga yung magiging way nila dyan. Take this Roshan ng sobrang tagal. Or agawin na lang dito sa LGD, if ever. True. Yan nila sila yung mag-damage. Kumuha ng clash. Ano, paano nila i-contest ng rush? Kasi sobrang bilis ng rush dito, men. Tignan mo. Grabe. Kahit mag-contest dito, LGD, I don't think na makukuha nito. Yun nga, sabi nga natin. Lalaban daw sila. Ages of Immortal taken by nothing to say. Habang nangyayari lahat ng ngayon, si Doom ay nag-receive na nga dito ngayon yung Vici Gaming. Pero teka lang, side Doom will just walk away. Like that, Poyo will now be kited as he uses up his Battle Trance. That stun, the damage is too much for Troll to handle. Double kill din pa para kay DY as it takes down. Ito nga pong si Ame together with Innocence. Good kill. Pero yun nga po, nothing to say. Gising na gising pa, mga kaibigan. 4v2 ang ating ganap dito ngayon. Nothing to say. Kailangan manakbo. Pero cookie para dito nga kay Earth Spirit. Ah, papatay siya dyan. Oh, naku po. Ay! Titipi ka naman daw pala, sabi dito nitong si Nothing to Say. Pero wait lang, yung damage talaga sobrang katisib. Yung TA, hindi nila mapigil. Yung Doom, surely, nakukuha nila dyan with those Ice Blast, those damage coming from the Darkseer. But then again, pag andito na yung presensya ng isang TA, parang hirap yung VG i-absorb. Kasi kulang na kulang talaga yung pang-absorb nila ng damage dito sa isang TA. Kumbaga nailang sila kay TA. Kasi kung titignan mo kung si TA yung fa-focus mo, merong nakabang na Doom and Slarda. Plus meron pang Mortimer's Kisses dito or sabihin natin may mga spells pa itong si Snapper. Then again, maraming pang save mechanism dito. Yung side ng LGD, tutusin eh. Meron kang Sunray, meron kang Cookie, di ba? So what if kung may ganun na scenario, di ba, na si TA may kasama, di ba? Pero para sa VG Gaming, I don't think si TA talaga yung initial target nyo dito eh. Mahirap uunahin ng isang TA dito ngayon with that refraction. Plus yung mga follow-up, mga campaign. Gusto ko yung naging targeting ng Vici Gaming. Inuna nila dito si Doom. Pero teka lang, habang nangyayari dun sa may mid, yung clash na yun, meron din kaganapan on the bot. There's gonna be Troll being punished.
by Fate Beyond. Together with the Sunray, he was forced to use his ulti to at least delay his death. Pero yung mga kakampi niya, walang way para makatulong at makaabot dyan. At mukhang patay pa si PYW. Kaso nga lang, Aegis used up. EA, napatay dito ngayon. Ember Spirit, haharapin itong si Doom. Nakapag-Shiva, makapagbigay ng traffic ng sinating kusay. Pero Phoenix is here to help out together with Fate Beyond. Beautiful naman yung pagkakabacuum doon. Kaso nga lang hindi enough para ma-hold down or ma-igapos ang isang EA na may BKB. And just like that, three heroes dead sa side netong Vici Gaming. Kahit nakuha nila yung Aegis, that's still way too costly para dito sa Vici. Yep. I think yung split ng team fight na yun was kinda favorable dapat sa VG that time, pero wala silang sagot dito. Itik, kahit parang kulang sila sa damage at the moment. Si Ember, kung titignan mo yung item niya, hindi siya yung Ember na nakikita natin usually. Medyo gets ko kaya din siya nag Lotus Orb dito. Kung titignan mo si TA, meron siyang Aghanim Shard. Yung trap niya dito may silence, so parang iniisip niya dito, yes, pag na-silence siya, wala siyang way na mapag-escape dito. Totoo. Yung momentary silence na yun, sobrang laking bagay na kasi every second counts dito talaga sa Dota. So, kailangan nilang sulitin ang mga segundo na magkaroon ng error yung LGD. Tulad nung kanina, yung na tunnel vision si TA dun sa may troll. Tatlo silang kumikil sa isang troll lang, tapos nabibigyan si Doom ng the rest ng Vici Gaming. Sa may taas yung clash natin kanina. Doon lang medyo umalag yung VG Gaming, pero sa mga preceding clash or sa mga sumusunod pa nating clash, parang nahihirapan sila kumuha eh. Tsaka kahit mag-split up sila dito, wala eh. Parang kailangan din siguro yung troll para patayin si TA, para kahit papaano ma-lockdown din siya kung saan man siya dito mag-teamfight. Parang for VG Gaming, parang kay Poyoyo is siguro inisip niya kung i-focus ko ba si TA or kailangan ko pa mag-farm dito. Kasi titignan mo yung item ni Poyoyo dito, hindi siya yung usual na nakita natin na troll. Pero gets din natin na gusto niya i-dispel siguro yung armor ni Islardar dito. Pero wait lang, Mortimer's Kisses. Mortimer's Kisses, magbibigay ng damage, hindi naman mapapatay. Ayan. Tapos kadi yung next item niya. Siguro iniisip dito ni Poyoyo na magpapakunat na lang siya. Kailangan niya lang tumagal. So, yun lang nakita ang way niya. Kailangan tumagal niya sa teamfight. So, aasa siya dito sa burst damage ni TA, ay ni AA pala dito, yung Ice Blast. Plus, syempre, follow up damage niya lang dito. Pero, kung ganyan item niya, dapat nagda-damage sa item si Ember Spirit. Which is mukhang gano'n naman talaga ang kanyang kukunin. Kasi nagiging ano lang dito si Troll eh. Gusto niya lang din talagang tumagal sa mapa. Pero yan na nga, nagkakaabangan mga kaibigan. So, sa ngayon, nakita ata nila eh. Nakita nila nag-cross since merong trap. So, they're expecting someone here. Wala kita nga nila. Lying inside the tree lines, catching these two. This troll, makakapag-ulti pa ba? Mukhang wala na mga kaibigan. But with the Lotus Orb, he'll be surviving. Nicely done. Poyo is alive. Buti na lang po talaga at naka-respond or naka-react yung Vici Gaming doon. Kung hindi, tapos na naman yung buhay ni troll. Minus one na naman ang Vici. Pero good presence of mind para sa VG doon. Tsaka munti ka na siya doon. And si Doom, I think tinarget niya doon si Earth Spirit. Para hindi siya makawala. Kaso hindi yata abot yung Doom that time. Siguro kung na Doom yun, feel ko pwede mag high ground doon yung side ng LGD. Pero good thing nakatakas pa sila doon. True. So, ayun nga. Slardar went for that hood. Medyo gusto niya maging ano dito eh. Maging utility for his team to at least prevent or lessen yung mga incoming magical damage ng VG Gaming. Ice Blast, Darkseer, Ember, diba? Ito pa si Earth Spirit. Magical damage, smart. Magical damage. True. Yeah. Tsaka kung titignan mo yung item ng LGD dito, even the support, sobrang taba din dito, men. Diba, Slapper going for overwhelming blink and BKB na dito si Phoenix para walang mag-interrupt sa egg, if ever. And mag-smoke dito yung itong VG. Pero wala sila makahanap dito, men. Truly. Actually, wasted okay lang smoke naman para sa kanila. Actually, wasted kung yung unang attempt nila. Pero, madededuck na nila na, oh, okay, nandito lang yung LGD. It's either go nila to,
So medyo risky kasi nga naka-high ngayon yung LGD. Alam naman nila kung saan matatagpuan ang mga laban, but thing is that's gonna be the illusion. Just the illusion of Fate Beyond. That way, sila na yung matatagpuan. Good crush catching these two, mga kaibigan. Makuha ba nila dito si Old Eleven? Old Eleven more surviving in itong si Poyo. Delikado din naman. Poyo na doon pa. Nabigyan ng doom. San punta? Mukhang mapapatay na siya dito ngayon. And double kill for Ame won't be denied by his teammates. Ito pa po yung cookie, pero beautiful vacuum into the wall. Vacuum. Goodbye back. Kaso nga lang, mukhang papalag pa din naman dyan yung LGD as TA is still healthy. Hindi siya mabigyan dito ngayon, mga kaibigan. Ito na nga po, it's PYW, mahabol. Sinusubukan mang punish. Kaso nga lang sila yung napapunish dito ngayon. Pero sabi nila, BG Gaming's not yet dead as LGD wanted to bail out now since napatay si Doom, napatay si Slardar. Pero thing is, goods na goods yun for LGD as they forced the buybacks of VG Gaming. Diba? Good naman for VG kasi natulak nila dito yung LGD. So, win-win situation for both teams. Pero, ma-defend kaya ang mid lane? Yun ang tanong. Siguro, isang tower or BDK nila. Kaso merong 40, yun lang. Pero rush time, rush is up. Pero if makita to ng VG, bang batay dito si Slardar and Doom. Ito, kaya nila eh. Pero hindi, magugo pa rin sila. Igo-go nila yan as they know. Walang Doom, walang Supernova, walang Mortimer's Kisses. They're clearly at a disadvantage. Well, etong troll talagang hampas lang ng hampas yan, mga kaibigan. Meron pa siya dito ng ultis, if ever man. Okay, pero TA, yan yung kanilang ano ngayon. Yan yung kanilang dapat sagutin. Dapat lumaban sila nung wala ng buyback in VG at kailangan onti lang yung kanilang maging casualty. Kung sakali man mag-buyback yung VG, dapat hindi ganun kalaking casualty. To think that's Doom and Slardar. Oh no, Roshan. Ayan sila Roshan po ang magro-rush. Oo po. Sa Roshan na naman. Gusto point out dito yung Roshan na naman. Gusto sana i-point out dito yung item nito. Meron siyang Arcane Blink. Kasi alam naman natin dito yung Doom, sobrang tagal ng cooldown. So, ang ganda ng pag-itemization dito netong si Ame. Kasi, oo. Kasi alam niya, pag online yung Doom, doon nagkakaroon ng disadvantage itong VG, tsaka nawawalan sila ng damage kapag minus 1 sila. Okay, okay. So, ayun nga. Sabis din na cooldown, yeah. Pero EA going for, what's this? Nullifier? Nullifier to. Feel okay, ko. Nullifier. Could be good, mga Seb. Para sa continuous dispel. Diba? So, ayun nga, mga Sebiwap. Tignan mo yung item nung TA, man. Looking at the net worth, feeling alchemist yung isang TA dito ngayon. Diba? Yeah. 31K. Parang never ako nakakita na ganitong TA na so much ganito yung net worth niya. Para siguro like 800 GPM yata yun ito eh. Grabe lang yung gap na nagawa ng isang TA dito. Actually, VG Gaming is doing great, but TA is playing really well. Diba? He's playing really well to the point na nasasagot dito yung VG Gaming. Pero kasi the rest of his team nakakapag-compensate naman, nakakalaban in their own way. Kaya hindi ganong nag-fall off itong LGD. Kahit sabihin natin TA lang yung mayaman. Diba? Tsaka sabi, si Doom dito, kung titignan mo, kahit lagi siya namamatay, basta mabitaw lang yung Doom doon, okay na eh. Slardar, makapag-provide lang siya ng magandang stance. So si TA, kumbaga si TA, ako nang bahala sa damage. Anak, itabi mo. Yung, ako nang bahala. Ubusin ko sila. Look at me, I'm the carry now. Sabi ni Nating to sir. Pero teka lang mga Seb, ito na nga ngayon. Mukhang lalaban sila, walang TA dito. Alam niya ng VG Gaming, nothing to say. No, I am here mga tropa. We will try to fight back. Supernova nandito na mga kaibigan. Ito na nga po yung si Ember nananak po. Troll pinalipad lamang mga Seb. Kaso nga lang, mukhang papalag na siya. Doom will be popping out the Doom. Old Eleven will fall. This troll might be finished off soon enough, mga tropa. Triple kill for nothing to say. Troll is dead, leaving itong si Ember alone, and that's gonna be the GG. LGD with a dominating performance in the game number one. Man, wow. This TA, alam this naman TA. Na, pinag-usapan na to from the patch, di ba? I mean, sa mga panelists, this TA needs to be banned out in every games. Kita mo yung nagagawa niya na grabe mag-scale eh, no? And to the point na sobrang lamang na niya throughout the laning stage and
kita mo siniruto niya dito si Ember na gana unexpected for Ori na ganun yung magiging outcome nung TA. Tapos meron ka pang stacks na uncontested pa, men. Kaya no? Feel ko TA game talaga yan from the very get-go. TA game indeed. Ang di makasabay, iwan. Pero ano nga kayang masasabi ng ating mga panelists dyan and Ate Amuaki and the panels, take it away. Thank you so much sa ating mga casters. Grabe yung naging game natin. Hello, sound check. Meron ba? Meron ba? Hello. And yan, kami nagbabalik para dito sa We Play Anime Major PSG LGD versus Vici Gaming. And this is the game one of this best of two series. Kami nagbabalik ang inyong mga panelists. I'm Aki and together with KJ and Shola. So let's break down yung nangyari nung game one. Mukhang tama ang prediction ni... Sorry, Tita mo, Shola. Yeah. Well, okay, nakin. Sorry, Akin. Sorry, Akin. Ano ba lang? Ayun na nga. No? What happened? Pwede nyo bang i-elaborate further? Kasi para sa akin, yung hero pa lang talaga eh. Very aggressive and minus one talaga agad yung Vici Gaming dun. Isang doom lang and then may follow-up. Kung tutusin, yung isang right clicker nila, kung ma-doom yun, wala nang babasag ng Phoenix. Sige, wala nang ka-counter sa team fight dito ng LGD eh. And nakita naman natin sa laning phase pa lang, Templar Assassin sobrang nag-scale kumpara kay Ember Spirit eh. Yung level gap niya, 'di ba? Plus yung farm niya, yung stocks, hindi man lang din kahit na may Earth Spirit sila na pwedeng mag-rotate or guluhin dun sa may stocks, hindi nagawa. Parang walang pressure para sa Templar Assassin kaya sobrang agang nag-scale ang yaman niya din. Tsaka nanalo din kasi yung mga lanes ng LGD early on. Especially, yun nga, sabi ng casters natin, napaka, ano yun, unexpected na manalo yung isang Templar Assassin up against Ember Spirit. Counter kasi, ka pala. Oo. Kasi si Templar Assassin yung hero na magpa-farm lang sa middle lane. Hindi siya yung papatay. Pero, with this game, pinatay niya si Ember Spirit. Hindi kasi ano eh, hindi din na solusyonan ng Earth Spirit, 'di ba? Kaya yung rotation ng Earth Spirit parang wala eh. So naging free farm dito itong si Templar, kung mahirapan siya sa gitna, neutral lang yung stocks talaga yung nagdala din. Tsaka 10 minutes nagro siya agad. Yun yung sinasabi ko na yes, team fight oriented dito yung Vici Gaming, pero hindi pa kumpleto Ricardo yung kanilang skill doon para mag-commit agad ng para i-contest. So easy Roshan sa kanya, then after that kumuha agad ng objective. So parang yung mapa dito ng Vici Gaming mas lumiit. And nag-extend syempre yung farm site dito ng Templar Assassin. So nagka-farm siya sa jungle nila, nagka-farm siya sa jungle ng kalaban. So anong expect natin talaga na item niya sobrang ahead data ng dalawang item or dalawa or isa dun sa Ember Spirit eh. Oo, at saka napapansin ko sa picking ngayon ng LGD, mukhang ginagawa nilang middle lane, the semi-carry, and then yung carry mismo is sila initiator, yung, oo, sila yung utility, sila yung carry na nakakasama kagad sa team fight, giving out space for the mid laner na makapag-farm. Yun yung nakikita kong magandang bagay na sobrang versatile, hindi mo mababasa yung draft. And for LGD, clearly sila yung much better team than Vici Gaming. Tsaka kulang din kasi suppose, na-disable yung Vici Gaming. So, dun din sila nahihirapan once mag-jump in na dito. Etong Slardar or etong Templar Assassin, parang nagkakalasa na sila eh. Isang doom lang sa troll, wala nang magagawa, di ba? Yung kaisa-isang tagapalo ng Vici Gaming. Pero, para sa inyo, bago tayo maglabas ng ating match MVP, sino ang naging MVP for this game? Nothing to say. Templar Assassin talaga. Kita naman natin kung gaano kataba yung Templar Assassin dito sa sa game na to. So, and you are right. No? 11. Parang ano yun ah. Parang quiz bito ah. You are right. Pero ano na nga natin talaga. Kahit first pick yan, kahit ilang counter pa ang ibigay nila sa Templar Assassin. Ano na yan eh. Templar Assassin is Templar Assassin eh. Pasok sa meta natin. Ang hirap counterin kahit tilitin mo man. Ang siguro mapapahirapan lang yan. Venomancer and ano eh. Viper, yun lang eh. Yung mga may ano talaga, may DPS. And also, we have to point out na simula kahapon pa or
nitong mga nakaraan, talagang TA wins games. Kung Oo. Sinong nakakakuha ng TA, yes. sila yung ano eh, sila yung sobrang taas ng chance na ano. Kasi yung na manalo. Templar ngayon 57% win rate siya. Ang taas. So oo, so simula kahapon, meron siyang 14 picks tapos 30 bans. So halos lahat talaga Templar Assassin na ano, bukong bibig Templar Assassin ban picks 'yun. Lakas ng win rate niya dito sa ating Anima Major. Well, what can we say? Dahil Templar Assassin yan, yun na nga kahit mabawag mo siya. At mabilis siyang nakakabawi. Mabilis siyang makakabawi. Plus, dito pa sa game na to, hindi siya nabawag. Lumabang siya sa middle lane. Kaya hindi mo talaga mapipigilan yung kanyang farming. 0-2 agad, no? Parang sobrang aga pa lang. Dalawang beses siyang nasolo kill itong si Ember. Oo. Nalugi talaga. And ano na nga yan, yun yung sinasabi natin. Kung makaka Chinese team, magkakabasalan talaga sila yung na mga laro eh. Pero so far, ayun, LGD. Ang LGD talaga. Tingin mo, matu-2-0 ba o makaka-isa ba yung beach gaming natin dyan? Tingin ko, 2-0 na 2-0 to. 2-0 LGD. Oh. Speaking of 2-0, ayan na nga mga naging prediction nyo. Bet kaya muna tayo. Magandang trip yan. So, PNX Bet, guys, kung gusto nyo ding humabol for this game number 2 of this best of 2 series for Anime Major group stage, PSG LGD versus Vici Gaming, saan ba tayo dito? LGD. LGD. Let's go. Piso ko, tamang barko. Pero LGD ako para sa akin. 2-0 LGD man, sobrang lakas eh, no? Tsaka nasa momentum na sila eh. Oh. Kumbaga, ano na, kailangan, kahit na sure na yung spot nila, di ba? Hindi pa rin nila ibibigay para sa Vici Gaming. Sinasabi nila, mga sagip ka pamilya daw. Eh. Mga chika-chika ng viewers natin. Eh. Pero walang ganun, guys. Kasi sobrang crucial. Eh. Hindi lang to basa-basa major. Eh. Ito yung magiging stepping stone nila for the TI. Mm. So, hanggat kaya nila manalo ng manalo, gagawin niya ng lahat ng teams. Kasi, ayan... So, hindi na tayo magbe-break, no? Papasok na tayo agad sa ano, sa game 2. Maya-maya yan, guys. So, dito muna tayo, bet muna. And don't forget to use our promo code LuponWXC upon registration. And PM lang kayo, syempre, dito sa Koenig page kung kayo ay may mga katanungan. Oo, pero dun nga tayo, magbabalik tayo. Kasi, syempre, ang mga counters talaga para kay Templar Assassin is Meepo. Ano pa ba? Meepo, Batrider, PLTB, at saka Viper. Yun nga yung talagang kadalasan. So, ang pwede talaga na pang ano sa kanila, sa mga nag-skill na yan, mga Russian pickers na hero, yun nga, like Mars, Phoenix. Kaso, kaya nga inunahan nila eh. Ban agad yung Mars eh. Oh, kaya inunahan nila, nag-pick na rin sila ng Phoenix and Snapfire. So, parang imbis na kunin dito ng Vici Gaming yung lineup na ganun, sila na lang na ganun. Kasi maganda pa rin naman sa kanila eh. Di ba? Deny pick pa din. Sobrang na-boost up din yung pagkuha ng objective ng Oo, sobrang LGD bilis. With the Snapfire and the Slaughter. Corrosive Haze plus